Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Kaye Napalinga at ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga babala o mga red flags sa pagpapakain ng ating mga anak. Importante po na pag-usapan natin ito kasi medyo madalas po siyang i-bring up ng mga magulang sa clinic. So 25 to 60% ng mga magulang nag-aalala sa pagpapakain ng kanilang mga anak. Ito naman po ay nakikita talaga natin, no? Pangkaraniwang nakikita natin na nagiging pihikan ang mga bata. Pag sila ay isa at kalahating taon, tumatagal ito hanggang sila ay tatlong taon. Sa mga ibang studies po, lumalabas pa nga hanggang 6 years old, pihikan pa rin sila. So yung range na yon, mga 20 to 50% ng mga bata, pagdadaanan talaga nila ito. At nung inungkat nila kung bakit, ito daw kasi yung edad na natututunan pa lang nila kung ano yung type nilang pagkain. At saka ito rin yung edad na natututo pa lang silang kumain. Tapos, dun sa mga sanggol na tinutubuan ng ngipin, or yung mga toddlers na tinutubuan ng ngipin, isa pa hong pampagulo sa pagkain nila. So karaniwan ho, maririnig natin sa mga magulang, sinasabi nila, "Dok, parang tumabang yung pag-inom niya ng gatas," or yung mga dati niyang kinakain, hindi na niya kinakain ngayon. So ito ho yung common na nakikita natin sa mga bata during this time. Ngayon, paano natin maiiwasan yung problema? So, binalikan nila yung mga pagpapakain at tiningnan nila or nakita nila na meron palang sensitive periods sa development ng mga bata kung saan meron ka talagang dapat na mga ginawa na mga milestones in terms of feeding. So makikita natin dito, isa na doon yung tamang maternal diet or tamang pagkain ng buntis na nanay, no? And then syempre, kung ang nanay ay nag-breastfeed, malaking bagay ito para matikman ng bata yung mga flavors ng pagkain. So actually, kahit buntis si mami, natitikman niya yung flavors ng pagkain dun sa mga kinakain ni mami. Pag nag-breastfeeding siya, nakakabuo din to ng feeding relationship, no, na napaka-importante or isa sa critical ingredients para hindi magka-problema sa pagpapakain yung bata later on. Tapos, habang lumalaki yung bata, according to studies, importante yung introduction of food texture and variety. Nagsisimula po ito ng 6 months old pataas. So sabi nga nila, dapat from 6 months to 8 months, dapat talagang naiangat na po natin yung texture ng pagkain ng mga bata. In fact, sinabi nila na kung lumampas yung bata ng 10 months, tapos kunyari baby food pa rin yung kinakain nila o kaya gatas pa rin yung kinakain nila, malaki yung chance ha, na magkakaroon sila ng feeding difficulty or feeding problem later on. Isa pang risk factor is kung hindi sila nabigyan ng pagkakataon mag-independent feeding. Oh. Tapos, nakikita nyo dito yung pangatlo, responsive feeding and family meals. So karaniwan ho, napapangunahan ng mga magulang yung pagpapakain sa mga bata o kaya hindi na sila nasasabayan. Iniiwan na sila sa harap ng TV o kaya ng gadgets nila. Risk factor din daw po ito para magka-problema ang bata sa pagpapakain. At syempre, kung meron na talagang problema at hindi ito na-detect ng maaga, hindi nabigyan ng solusyon ng maaga, definitely magko-contribute ito sa tinatawag nating mas severe na feeding problems. Alright, so ang mga doktor, or actually even kayo, yung mga parents na nanunood ngayon, ito pong questionnaire na ito, ang tawag dito, the Infant and Child Feeding Questionnaire, available po ito for free online. In fact, pwede nyong i-fill out yung questionnaire sa feedingmatters.org. Tapos, mabibigyan nila kayo ng guide kung kailangan nyo na bang magpakonsulta sa doktor tungkol sa feeding problem ng anak ninyo. So, 6 na tanong lang ito. Kapag ang sagot nyo daw ay orange, at kung ang sagot nyo 2 o sobra sa 2 ng orange, mas malaki yung chance na merong problema at dapat po na i-bring up na po ninyo ito sa pediatrician ninyo. Sila naman po talaga ang unang titingin at yung pediatrician po ang tutulong sa inyo kung saan yung sunod na dadalhin, no?
So, daanan natin, no? So, hindi, pwede naman hindi natin daanan lahat, pero tingnan natin itong at least the first three. So, una, does your baby or child let you know when he is hungry? Alam nyo ba kung gutom na yung anak ninyo? So, kung sagot nyo, no, red flag po yun. Do you think your baby or child eats enough? Tingin nyo ba sapat? So, marami po akong nakukuhang pasyente na tingin nila hindi sapat yung pagpapakain ng, or hindi sapat yung nakakain ng bata, no? So, again, pag no yung sagot nyo doon, red flag po yun. Ito, importante. How many minutes does it usually take to feed your child? So, marami po akong pasyente sinasabi sa akin, Dok, isang oras nga ho kami kumakain eh. Or yung iba naman sobrang bilis. Dok, parang 1 minute lang siya kumakain tapos wala na. So, kung mapapansin ninyo, pag sobrang tagal niyang kumain, more than 30 minutes, or sobrang iksi naman, red flag po pareho yun. And so on and so forth, no? And itong last question, or the last, question. Do you have concerns about your child's feeding? So, ang parental concerns po, very important. In fact, isa sa mga research na ginawa ko ng fellow po ako, lumalabas na lahat ng parents na may concerns, lahat ng parents na may concerns sa pagpapakain sa anak nila, lahat ng anak nilang yon eh meron talagang problema sa pagpapakain. Okay. So nakita natin kanina na 20 to 50% actually ng mga bata na typical ay nagkakaroon ng problema sa pagpapakain or nagiging pihikan. Pero tumataas yung numero na yon to 80 to 90% kapag ang bata ay may developmental disorder or may chronic medical problem. Yung mga sakit na pangmatagalan or yung mga medical na sakit na talagang nasa ospital na lang parati yung bata. So ito pong mga feeding struggles or yung mga feeding problems na ito, hindi naman ho lahat sila grabe. Merong mild, merong moderate, merong severe. Pero syempre, pag mas mataas yung medical condition ng bata or mas grabe yung medical condition niya, mas mataas yung chance na severe yung problema niya. Okay. So, paano natin malalaman kung ito ay yung tinatawag na pediatric feeding disorder? So, yung pihikan na tinatawag natin, yun yung common na naririnig ninyo na ay picky eater yan, no? Pero importante din po na alam ninyo na meron tinatawag na pediatric feeding disorder or yung PFD, no? Yung PFD, ibig sabihin, impaired oral intake, no? Hindi sapat yung kinakain ng bata ayon sa edad niya. Tumatagal ito ng 2 linggo. Minsan nga ho, di ba, inaantay pa ho natin ng buwan. And is associated with any one of the following. So, hindi sapat yung kinakain niya, tumagal ng sobra sa 2 linggo, at may kasabay na medical, nutritional, o kaya kakulangan sa feeding skill, or may psychosocial dysfunction. Isa-isahin ho natin ito. Okay. So bago natin isa-isahin yon, puntahan muna natin yung prevalence ng pediatric feeding disorder. So ang ganda po nito, gusto kong i-share sa inyo, ginawa ito ngayon lang, na-publish ito ngayong 2021. Ginawa po ito sa Amerika, no? Retrospective study siya. Binalikan nila yung mga pasyente nila noong 2005 to 2017 sa isang state sa Amerika, tapos 2009 to 2014 on a different state, no? So parang 8 to 9 years ang inaral nilang data. At nakita nila, no, dun sa retrospective study na yon for 8 to 9 years na may increasing trend ng pediatric feeding disorder. Ibig sabihin, tumataas daw yung kaso. So, nakakabahala yun, ha? At mas madalas ito sa mga lalaki. At nakita nila yung prevalence, 1 in 23 to 1 in 37 yung range sa mga batang less than 5 years old. At ito ang importante, no? Nakita nila na mas madalas din siya or mas madalas pa siya sa mga batang may chronic complex disease. So, 1 in 3 to 1 in 5. Isipin nyo, sa 3 batang may chronic medical problem, isa doon, definitely may pediatric feeding disorder. Alright. So, doon sa associated na domains ng pediatric feeding disorder, 4 siya. Medical, nutritional, feeding skill, or psychosocial. So, isa dito,
meron yung bata, at the same time, hindi sapat yung kinakain niya na tumatagal for more than 2 weeks, at hindi angkop sa edad niya, mas mataas yung chance may pediatric feeding disorder siya. So, isa-isahin natin. Medical, so, importante po na alam natin to, kasi kung merong ganito yung bata, tataas yung chance na may pediatric feeding disorder siya. Dapat sanggol pa lang siya, nabigyan na siya ng advice ng pediatrician niya. So, mga batang premature na nagkakaproblema sa paghinga or sa pagtibok ng puso, importante ho kasi yung heart and lung sa pagkain natin, eh, no? Or yung mga hirap lumunok, may mga problema sa throat, or yung mga may GIT is gastrointestinal problems, problema yan sa tiyan, no? Or yung daanan ng pagkain. Ang example dyan, GERD. Dito naman sa problema sa heart and lungs, ang example dyan, yung mga pinanganak na premature o yung may mga sakit sa puso, congenital heart disease. Marami pa hong ibang example, pero isang example lang muna yung binigay ko, yung mga pinaka-common. Mga batang may genetic syndromes, katulad ng Down syndrome. Down syndrome po, very notorious to cause pediatric feeding disorders. Kasi mismo yung galaw ng bibig nila mahina, pati yung galaw ng dila nila mali. Ay, neurologic, cerebral palsy, or neurodevelopmental, katulad ng autism or ADHD. Kung babasahan pa nga natin, makikita po ninyo na sobrang taas ng incidence or ng prevalence ng feeding disorders in children with autism. Alright, sa nutritional naman, ang titingnan ninyo, gaano kadami yung kinakain. So yung gaano kadami, medyo may ballpark figure ka. Actually, available po ito online eh. Yung dietary requirements ng mga bata. Pag tiningnan nga ninyo, magugulat kayo na pag maliliit pa yung mga bata, hindi din naman ganun kadami yung na kailangan nilang kainin. No? And then second is variety. So pag variety, ang sinasabi niyan, kailangan iba-iba yung kinakain ng bata. So apat dapat. Dapat may gulay, may prutas, may carbohydrates, at saka may protina. So puntahan ho natin yung pinggang Pinoy. Yung apat doon, yun yung kailangan. Or, yun yung grade school tayo, yung go, grow, glow foods. And then, quality. Ano ba yung quality? Puro junk food lang ba? Or puro gatas lang ba? Wala na siyang ibang nakakain? So, importante din pong malaman yun. And sa feeding scale, ang tinitingnan natin dyan, hindi lang yung paggamit ng kutsara. Tinitingnan din natin dyan yung pagnguya, no? May stages din po or may milestones din po ang pagnguya. So yung galaw ng bibig, yung mga doktor, pinag-aaralan din ho namin yan. Paglunok, yung anak nyo ba ay parang laging nasasamid, laging naduduwal. So red flag po yun. No? Kasi kung lagi na lang siyang naduduwal or lagi na lang sumusuka, sobrang dalas, minsan nag-aspirate ho sila or nag-choke na sila. Kaya yung safety, nagiging issue, no? Or feeding skills mismo. Kunyari, 2 years old na sila pero hindi pa sila marunong gumamit ng kutsara. Hindi pa sila marunong uminom ng cup. Ideally po, pagtungtong ng anak ninyo ng 1 year old, eh medyo talagang kumakain na po siya. Hindi lang ho medyo, dapat kumakain na siya mag-isa. Right? And then inefficient oral feeding. Dito na ho papasok yung sinabi natin kanina, yung masyadong mahaba yung kainan or masyadong matagal. And then last, psychosocial. So, hindi lang sa skill, hindi lang sa medical na condition, pati yung mga nangyayari sa paligid ng bata, nakakaapekto kung gagrabe ba yung problema niya o hindi. So, tingnan natin tong una, mismatch between feeding expectation and feeding skill. So, hindi naman pala kaya ng bata ang umuya, pero ang binibigay na ng nanay, sobrang tigas na karne. O kaya, kaya na naman pala niyang umuya, pero ang binibigay pa rin sa kanya gatas. Parenting practices. So according to research, pag masyadong strict yung nanay, pag masyadong nagpo-force feed, mas negative po ang nangyayari. And then social and cultural beliefs. So social and cultural beliefs, iba-iba ho tayo ng kultura. So kunyari, sa kultura ng Pilipino, natural pa sa atin yung sinusubuan yung bata. Natural pa sa atin na 5 years old na, nagagatas pa din. So, pati yun, nakakadagdag pa sa problema, no? And then, environmental distraction sa bahay. So marami ho akong nagiging pasyente, talagang sinimulan nila sa gadget habang kumakain. So
Siyempre, pag tumanda yun kung saan nyo sila sinanay, mahirap hong tanggalin. Pero kaya. Okay? So, kung mapapansin nyo ho, medyo komplikado ang pagpapakain, ang daming aspetong tinitingnan. At dahil dyan, kaya nagiging multidisciplinary ang management. In fact, halos lahat ng evidence na makikita ninyo, nire-recommend na talagang dapat multidisciplinary ang management kasi hindi po kaya ng isang doktor mausisa lahat ng aspeto na yon na inisa-isa natin. So, ang pangkaraniwan lang naman hong titingin dyan, una syempre yung pediatrician ninyo, maaaring i-refer kayo sa gastroenterologist, yung subspecialist, minsan ho sa developmental pediatrician, depende kung sino yung kailangan niya. Paminsan ho, kinakailangan talaga ng therapist and definitely ho, dapat nakita siya ng isang nutritionist at dietitian. So, doon po nagtatapos ang ating maiksing talakayan. To summarize, importante pong tandaan natin na ang feeding problem sa mga bata ay common. Medyo uso ho siya at nakikita siya sa 1.5 to 3 years old. So, hindi ho porket mild lang yung feeding problem, hindi na ho natin bibigyan ng pansin, no? Maaari ho tayong magtanong sa pediatrician or gumamit ng feeding screening questionnaires para malaman natin kung kinakailangan ng early intervention. Importante din hong malaman na ang pediatric feeding disorders ay nangangailangan ng multidisciplinary management dahil inuungkat nito ang medical, nutritional, environmental at feeding skill factors ng mga bata. So maraming salamat po. Diyan nagtatapos ang ating discussion.